don't happen. And I would like to say good afternoon to our viewers for today. Especially here in FB Live, no? Adendura TV and also my YouTube Live, Adendura YouTube, no? Adendura TV with the program Shout Out the Truth. Lahat ng mga viewers ko ngayon may gusto magpa shout out si James Real. So shout out po sa inyo at sa lahat ng gustong magpa-pray over, prayer petition, just bear with us this afternoon because we will be having a intercession. Kami itong mamamagitan sa inyo, sa aming lahat, no? So sa araw po na ito, let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. We trust in God everything. We believe, oh God, that there's nothing impossible without you. This is the first happening of our spiritual seminar here in Toledo's residence. We invoke your holy presence, oh God, especially the anointing of the Holy Spirit, the empowerment of the Holy Spirit, the strength, the joy, and the courage to persevere amidst this pandemic. We trust also the divine mercy, the compassion of Jesus Christ, His love, His mysterious love to each and every one of us that resulted the salvation for our soul. Father God in heaven, thank you also for the maternal care of our Blessed Virgin Mary that she perpetually intercede to each and every one of us. And also we ask the speed and powerful intercession of San Vicente Ferrer. Hence this gathering is for the San Vicente Ferrer Community First Seminar. This we will ask to the mighty name of our Lord Jesus Christ. We glorify you yesterday, today, and tomorrow. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Paalala lang po mga kapatid, ang aming pangungurus po ay hindi baliktad. Nagkataon lang yan sa inyong screen. Dahil if be live tayo, parang baliktad sa inyong screen dyan. Ngunit sa totoo dito, hindi po baliktad. Nagkatagalog tayo ngayon dahil ang mga viewers natin ay Tagalog. So, prakpakan natin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Dahil sa oras na ito, binigyan ako ng mission. Mission ng aking kapatid, si Sister Rebecca. And hopefully, someday, somehow, by the second bus, let us also listen to his wonderful testimony of his her life. No, kay di man pwede nga kita lang utok dere. Utok po dala tong coordinator. No, amen. Ando pa lang baka nang gino. So, pani siya ka na. Para doon ay excitement sa iyang mga pulong. Pani nga, as of now, kita lang saan mutok. But someday, for the second bus, wala na to siyang panahon. Amen. 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 Because the best testimony in life is our experiences. Amen. Amen. Ngayon, ang tanong dito, sino ba dito ang may pinagdaanang mabigat na mabigat? Halatang may pinagdaanang mabigat na mabigat dahil hindi niya mabuhat yung ganyang kamay. Halatang halata. Ngunit in Jesus' name, Brother Leo, God is our healing God, the supernatural God. Amen. There's no impossible with our God. Amen. Brother Leo will be completely healed. Amen. Amen. And that is through the intercession of our San Vicente Ferrer. Amen. Pagpakan nato atong San Vicente Ferrer, thanks for atong community. Amen. Amen. Now, I will give you a background, San Vicente Ferrer, no? Kini sa San Vicente Ferrer, alang sa mga kababaihan nga medyo apikig dagway. Doon ay panahon nga sa iyang pag-mission, doon na siya nadungog na hilak. Pwede yung kabaw, hilak yun sa kababae. So, wa, makapugong San Vicente Ferrer sa iyang kaluoy. May saka siya sa balay. Pagsaka niya sa balay, iyang ipangutan na babae, unsay na hitabo, kanino nga nung pwede magiging hilak. Mitubag ang babae o minun babae, tungod kay, kanunay kong kulat tahon sa akong banan. Nahinomdong ko sa iyang testimony sa iyang tatay, no? Matutunay, kanunay kong kulat tahon sa akong banan. Kanunay ko niyang pasakitan, muning nasangkit di kong maayo, naguol kong maayo. Matutunay pa ni San Vicente Ferrer, unsay hinungda, mayon siya, tungod sa akong dagway, na pwerte nga pikiha. Liya
ka kung na inyong katapal, kung apiki mo na gamay. No? So mga kaigsunan, gikan ni Adto kay naluoy San Vicente Ferrer, gibuhat niya ang iyang obligasyon, no? Ginawa niya siya itong tagapamagitan, no? Mula sa kababalaghan at kababalaghan na ito na ginagawa ng Panginoon sa pamagitan ng intercession through San Vicente Ferrer. Mula noong nag-pray over si San Vicente Ferrer sa isang babaeng may apik, apiki yung mukha niya. Yung mukha niya, ano, pangit, no? Mula noon, ang babae naging maganda na. Kaya palakpakan natin ang ating San Vicente Ferrer through the intercession of San Vicente Ferrer. At mula noon, ang mga kababaihan nagdedebosyon niya kay San Vicente Ferrer, lalong-lalo na sa mga may asawa. Amen? Amen. No? Pumalakpak itong bata. Bakit siya pumalakpak? Dahil alam niyang wala pa siyang asawa. So yun mga kapatid, tayong lahat maraming pinagdaanan. Maging ako, marami akong pinagdaanan. Alam ninyong lahat kung sino ako. Alam ninyong lahat kung sino kami. No? Ngunit, ang ibinigay niya sa akin na topic, how to survive, no? In this pandemic. And second topic, new life. So ako nalang i-combine, pero mausan, kayo ang taytay. So ang nahimong topic na ko karon, wala ni, combination na. Gihimo na akong hybrid, pero mausan na. New life amidst the pandemic. Itong palakpakan ng Ginoo. Bagong pinabuhi taliwala sa pandemya. Bagong buhay, no? Sa gitna ng pandemya. Ano bang nagbago sa'yo? Ano ang nagbago sa'yo? Sa'yo? Buho. Bumanda lalo. Ang mga matatabil na dila, ngayon, nagpipraising na sa Panginoon. Amen. Diba? Yung mga magnanakaw noon, ngayon, hindi na magnanakaw. Nangungupig na lang. Diba? Yung mga sinungaling noon, ngayon, naging mabuti na. Ang mga, eh, tumawa, siguro, sinungaling ito. Yung mga, ano, yung mga tamad noon, ngayon matyaga na. Kaya, ang hari ng katyagaan, walang iba si tiyaga. Palakpakan natin si tiyaga. May tiyaga kasi kami dito mga kapatid, tiyaga yung pangalan niya. Kaya, oo, tiyaga, para makasabot si tiyaga kung anong kaulugan ng kanyang pangalan. Nararapat lamang na hindi ka magtatamad-tamaran dahil tiyaga ka. Ayan. Mga pagbabago sa ating buhay sa gitna ng pandemya. Ano kaya? I would like to share myself. Because the best sharing in life is our experiences. Amen. Ang pagbabago sa aking buhay, hindi lang spiritual, hindi lang physical. No? Nanuno, protestante po kami ni Sister Rebecca, yung mga palda namin hanggang dito. Ngayon na, ngayon naging katoliko na ako. Above the knee na. Kaya ginaganong-ganong ko yung ano ko, damit ko. Kasi lumilipad-lipad sa hangin, baka makita ni Leo. Biglang lumakas yung kanyang kamay na ano. Kaya, kailangan ko itong hubarin. Ayun, may mga pagbabago sa ating buhay. No? Hindi lang physical, kundi spiritual. There are aspects in life need to be transformed. Amen? Amen. And the most important aspect that needs to be transformed is our spiritual life. Amen? Amen. Kung uunahin natin ang ating spiritual aspect, susunod yung physical mo. Kaya kapag gagaling ng spiritual aspect mo, ang pagkatamad mong magsimba. Kata.
susunod yung physical aspect mo. No? Hindi mo na lang namalayan na, ay, tumataba na pala ako. Hindi mo na namalayan na, yung kidney ko nawawala na. Hindi mo namalayan na, kumikimbot-kimbot na ako dito. Kanina, dalawang senior citizen, hindi kumikimbot-kimbot. Iwan ko ba kung senior citizen ba ito si Leo? No? Ilan na kimbot-kimbot kayo? Si ano? Hindi ba pala siya? Senior citizen. Ayun, no? Kaya, ang mga pagbabago sa ating buhay, lalong-lalo na sa pandemyang ito, tayo mismo sa ating sarili, alam natin, na noong unang panahon, noong hindi pa tayo nagbago, kapag may marinig tayong mga masasakit na salita, nako, pinupuntahan natin, anong sabi mo? Ano sabi mo? Ganito ganyan ang sabi niya. Bakit? Magprangka ka sa akin. Till the truth. No? At kung hindi mo mapigilan, susuntukin mo. Kaya si Tiyaga, matiyagang sinuntok na ganyan ang aming bahay. Naluko doon si Tiyaga. Naluko mo kapag is Cebuano term. Kaya yun, ang mga spices sa kinabuhi, no? Ang ating buhay, kung wala itong mga pagsubok, matanglay tayo. Itong si Bete, kilala natin si Bete. Mula noon, bumangira yan. Hanggang ngayon, bumangira pa rin. Ngunit, ang magkabungangira niya, dahan-dahan, okay, nako mga kapatid, requesting daw for my golden ribbon. Thank you so much for the award. At ang award ko ito mga kapatid. Ano ito? More than million po ito. Kaya, ano, para hindi tayo ma-issue, huwag tayo maulita dito sa FB Live. Kasi, ano, ang daming nag-monitor natin, baka itong mga converted pastors nangungulikta, nanghihingi ng pera. No, wala kami hiningi ng pera, kaya tingnan yung paligid namin. No, wala pang dingding, mga kapatid. No, wala pang dingding, wala pang... Yung bubong namin, no? Bubong namin, kapal lang. Hindi kami nanghihingi ng pera, kaya shout out sa lahat ng nagbibintang dyan. Mahal kayo ni Lord. Sa lahat ng nagbibintang dyan, bumabato sa amin ng issue, lalong-lalo na kay Noe. Nako, mahal kayo ni Lord. Sabi ni Sister Shirley kanina, God loves in a mysterious ways. Amen! Napakpakan natin ang Amin Jesus. Pagbabago sa ating buhay, noon siya hindi makalakad. No? Pagano'n-ganon lang siya. Parang King Koy, parang robot. Parang siya itong modernong, ano ba? Ano ngayon? Zombie! Parang siya itong zombie sa Kiyot. The new zombie in Kiyot. Ngunit ngayon, makalakad na siya. Ngunit ngayon, nakanamimple na. Ang social na ni Brother Leo. Noon, papunta sa, ano? Sa Tansanol noon. Magandang-ganan siya. No? Nag-attend siya ng mga healing seminar. Ay, dahan-dahan gumaling siya. Kaya, hindi lang ang medicinal, scientific medicinal ang kailangan natin, maging ang kapangyarihan ng ating mahal na may kapal na siyang ating doktor, walang iba ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya mga kapatid, ang daming nagbabago sa ating buhay. Siguro noon, madamot tayo sa Kim. Diba? Kaya ngayon, sabi ko, pag may bumibili sa aking alubate, sabi ko sa kanya, ayaw mo, huwag mo na lang bayaran. Huwag mo na lang bayaran. Kapag may bumibili sa aking, ano, yung palbos ng kamote, huwag mo na lang bayaran. Dahil hindi ako makabigay ng pera. According to Sister Shirley kanina, yung response natin with the love of God is to share this, what we call, corporal works of mercy and the spiritual works of mercy. Feeding the hungry. Kaya yung mga hindi pa nakatikim ng aking talbos ng kamuti, sige, tikman nyo dyan. Hayaan nyo, balang araw, maha-high blood kayo. Kaya yun, mga kapatid.
No? Spiritual works of mercy, itong ating ginawa. Hindi ko kaya magbigay ng pera kay Bilin, kaya siya na lang yung ano, kumugkob ng gabi doon, siya yung nagbungkal, naghukay ng gabi doon. Ano ba yan sa Tagalog? Yung gabi, night. Yung gabi, night. Bisol daw, sabi nila. Kaya siya. Tapos yung nag ano naman, yung nagtanim talaga ng gabi, binigyan ko lang ng mga 4 na piraso. No? Kasi nagtanim lang siya, siya yung naghukay, kaya mas marami sa kanya. At ang maganda doon, hindi natin alam na yung kanyang hinukay na gabi, kinain natin kanina. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Sabi kanina, sino bang nagsabi kanina, si yung first speaker ba natin, na kahit ni mayaman tayo o hindi, makapagbigay, maaari pa rin tayo makapagbigay. Di ba? Kahit wala tayong pera, kahit si Lili. No? Kahit si Lili, kahit wala siyang pera. Inigyan niya ako ng yellow bill. Kaya lang, ang nangyari sa kanyang yellow bill, dahil makulit yung pusa ko, inakyat-akyatan yung yellow bill ko, namatay ang kanyang yellow bill. Kaya, yun po mga kapatid. Ang buhay natin sa mundong ito, no? Life is too short, according to Sister Shirley kanina, ano? Kaya ginawa kong pinali itong talk ko kasi to review the words of the speakers na magiging inspirasyon natin. Amen? Amen? Upang magkakaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Diba? Diba tingnan nyo sa pandemyang ito? Diba lalo kayong gumanda? Tingnan nyo si Sister Lily o Sister Betty. Ano na? Kutis papaya na yung kanyang mukha. Kutis papaya. Yung ibang kutis naman dyan, kutis si Kukarabaw. Kaya maraming nagbabago sa atin. No? Ang pandemyang ito ay nagdudulot sa atin ng mahalagang bagay upang matuto tayo. Tingnan natin, di ba? Itong si Inday. I told Inday last 3 days. Sabi ko sa kanya, di ba, 4 years old ka pa lang, nag-attend ka dito sa ano, prayer meeting? Si Inday, no, si Jelaika, she was 4 years old. Ngayon, 11 years old na siya. May ano kami, friend ko yan sa Facebook. Pag sabi ko sa niya, sabihin mo kay Sister Betty, ano, pumunta din siya. So she's very obedient. Ang batang ito, very obedient, na kapag may sasabihin ako sa kanya, gagawin niya. Magtitinda siya ng kamuti. No, sabi ko sa kanya, bilhan mo ako ng coke doon. Pumili din siya. May mga batang masunurin talaga. At ang nakikita ko dito sa panahon ng pandemya, noong wala pang pandemya, di ba hindi kayo nagbibinta ng, nagtitinda ng kamuti? Oo. That's right, no? Ito yung pagbabago sa ating buhay. Di ba mga ano tayo dito, kapitbahay? Alam natin, no? Mas alam pa ang ating kapitbahay sa istorya ng buhay natin. Di ba? At ang ating kapitbahay, sila itong nagbibigay ng mga flavor ng ating buhay. Binigyan nila ng flavor ng ating buhay. Bakit? Bakit binigyan ng flavor ng ating buhay? Eh, tingnan nyo si Sister Shirley. Di ba may kasama siya kanina? Lalaki. Flavor yan. Flavor of chismis. Spicy. Ayan. Spicy chip. Flavor dahil, ano, maanghang eh. Maanghang. Kaya minsan sa ating buhay, may pagbabago. Noon, chismosa tayo. Ngayon, bungangira na lang. Ang pagbabago sa ating buhay, hindi yan instant. Amen? Hindi yan instant habang may buhay. May pag-asa. Habang may buhay. May pagbabago. Napaka-bright ng ating estudyante ngayon. Kaya palakpakan natin ating pagbabago. Kaya, bawal judgmental. No, na sabihin natin, itong mga anak ni Sister Betty, ganyan na talaga sila. Wala nang panahon magbago yan.
we're not born to be judged. Amen? We're not born to be a judge. Hindi tayo ipinanganak upang manghusga sa ating kapitbahay. Hindi tayo isinilang sa mundong ito upang tayo ang magdesisyon sa kanyang buhay. Nasabi ni Sister Shirley kanina sa kanyang auntie na, kung ako, no, hindi ko kaya yung ginawa mo. Ngunit ang sabi ng kanyang auntie, dahil sa mga saan na kabunan. Diba? Milahutan. We persevere. Ang isang relisyon, mag-persevere yan kapag meron kang covenant. At ang covenant mong iyan, no? Covenant. Iba ang covenant sa promise. Kasi promise is made to be broken. Ang covenant, iba. Covenant is sealed. Ang covenant, ayun, covenant mo yan. Not only with the person, but also with God. Hindi lang ang tao ang iyong, ano, hindi lang ang tao ang aasa sa mga salitang binibitiyon mo, pati na rin ang Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kaya sa ating buhay ngayon, this is our covenant. That this first batch of San Vicente Ferrer community, we will be persevere. Amen? Amen. Mulahutay ka. Dili ka mulahutay pagkat milahutay din ang mga chismusa kada buntag. Diba? Magtapok na. Official expression. Pinagano'n-ganon. Diba? Yung mga pinagano'n-ganon pa. Yung mga kapitbahay natin. Ang gandang gawing actress at actor. Mas sila pa ang may alam sa buhay natin. Diba? Kaya, para sa atin, parang imposible nang magbago sila. Na ay, ganyan na talaga itong kapitbahay natin, si Secret. Kasi kilala natin yung kapitbahay natin, di ba? Kung sino yung pinaka top-notch sila na bungangira at saka chismosa. Kilala natin. Oo. Di ba? Alam nyo ba, itong pagka-chismosa natin? Oh. Ako din, chismosa din ako noon. Pero binago ng Panginoon. Amen. Kayo lang ba ang chismosa? Ako din. Ngunit may pagbabago. Binago ng Panginoon. Amen. Kapag may maghasik ng lagim dito noon, ako yung nangunguna sa Bibo. Di ka ba magaling? Dala din siya ng ano? Itak. Ang hirap magkatagalog, mga kapatid. Nahihirapan ako sa kaliso dito. Ayan. Ngunit ngayon, no? I learned a lot. Dahil sa ating buhay, hindi itong sarili natin ang makapagbabago sa atin. Yung utak natin nagsasabi, no? Na magbago tayo. Ngunit ang ating kilos at galaw, hindi natin makontrol. Ang sarap paluin yung mga kapitbahay na din chismosa. Di ba? Noon, yung ano dyan, lupa dyan, nagdadala-dala ako ng lubid. Alam ni Sister Betty yan. Dahil sabi ni Brad Nui, oh, you take care, the place in cute Cebu City. Ay, ako din, nagtitake care din ako dyan. Kaya dala-dala ako ng lubid. Sabi ng mga tao, sa inyo ba yan? May titulo ba kayo? Eh di, wala akong naisagot. Eh wala naman akong titulo eh. Di ba? Wala. Kaya ang nangyari ngayon, it was a learning process for me. To understand and to open up my mind na ito pala ang steps na magbabago yung aking isipan. Na kapag may instruction si Nui, I need to meditate it before doing. Before action, I need to meditate it. Lord, tama ba itong sinabi ni Brother Louis sa akin? Hindi kaya dito magkagulo? Kaya ang nangyari ngayon, sabi niya, oh, you take care. Again, di kapilya. Ayan, nag-ano na lang ako, naglagay ng fencing, kural. Buti na lang, walang sumon sa akin. Yun, mga kapatid. Nag-uusap kami ni
ni Virgilio. Yung asawa ko, Virgilio, kasi pangalan ng asawa ko. Buboy, pero Virgilio. Sabi niya, bakit di natin daanin sa pag-usap yung madre? Diba? Madaan naman yan sa pag-usap. Kaya, yes, mag-iisip kami. We need to talk. Kasi tao lang din yan eh. Diba? Maintindihan natin kung anong mga purpose natin sa buhay. Eh kung gusto lang, mapalimber tayo. Okay. Bakit hindi? Diba? Bakit hindi natin idaan sa pag-uusap? Diba? Oo. Bakit hindi natin idaan sa pag-uusap? Na kung sabi ni Lord, eh huwag ka munang magpamember dyan. Huwag ka munang magpamember. Eh di, huwag munang magpamember. Diba? Kasi walang pambayad eh. 50 pesos a month. No? 50 pesos a month. Ay, may pagbabago sa ating buhay sa loob ng pamilya. Ano bang pagbabago? Unang-una, yung traffic natin ngayon, kontrolado na. Hindi na masyado ang traffic. Yung mga babaerong asawa, na-control. Na-control dahil sarado ang mga lodging house. Di ba? May pagbabago talaga. Yung mga kabit-kabit dyan, kailangan pa ng... Ano ba yung daladalahin natin one hold ng pepe? Q-pass! Magdadala ka ba ng Q-pass? Wala makalabas! Kaya, kawawa yung mga asawa natin may kabi. Di ba? They need to bring the Q-pass. At alam mo, may mga may kabi talagang... Nako! Dadala talaga ng Q-pass. Yung kabit naman niyang babae, dadala din ng Q-pass. Hindi na makapunta sa lodging house dahil sarado. Doon na lang sa bundok. Doon na lang sa bundok. Walang virus doon. Ang delikado doon, kapag mabalintong ka, madapa. No? Natawa ako sa balita doon, yung ano doon? Yung naano dito sa Alamda yung mata. Pero hindi yun sa ano, kababalaghan ang ginawa niya. Baka ano yun, dumumi doon. Dumumi. Ang cute si Busiti kasi, ang daming comfort room doon. No, daming comfort room doon. Kaya yung iba dyan, nadulas, kaya natusok din doon. Pagbabago sa ating buhay. Pagbabago sa ating buhay na nagdulot sa atin upang tayo'y matutong magpakumbaba. Amen? Magpakumbaba tayo. Ito ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga sa ating buhay. Dahil isipin natin, lahat ng mga Bible leaders, no? Tingnan natin, si Abraham, si Moses, bakit pinili sila ng Diyos? Bakit pinili sila ng Diyos? Dahil nakita sa ng Diyos na mapagkumbaba si Moises. Humble. Si Moises mapagkumbaba. Yan ang tinitingnan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya sa ating buhay, mga kapatid, maaring hindi ka man mapagkumbaba, pero may nakita ang Diyos sa iyong buhay. No? Lalo-lalo na itong si Tiyaga. Identity na kasi niya ang Tiyaga. Kaya wala nang puwang sa'yo na mag-a-absent ka ng misa. Brother Tiyaga. Kaya sabi, kaya minsan sa ating buhay, matamlay tayo. Minsan sa ating buhay, parang wala nang ganang mag-attend ng prayer meeting, wala nang ganang mag-attend ng misa. Dahil narinig natin yung ating kapitbahay. Tingnan yung ating kapitbahay. Laging nag-aatin ng rosary, laging nag-aatin ng black rosary, laging nag-aatin ng divine mercy. Ganun pa rin ang ugali. Walang nagbago. Marahil, hindi mo nakita ang pagbabago ng isang tao. Alam ng Diyos kung anong nagbago sa kanya. Dahil ang Diyos lang ang nakakaalam sa isipan mo at sa puso mo. Marahil, ang nagbago kay Tiyaga, obedient and loyal na talaga siya kay Biti. Wala nang another Maria. Palakpakan natin ang Panginoon. Totoo. Sana all. Ayan o, sana all.
sa ating buhay. Sabi ng Romans 12:1, I beseech you, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy and acceptable to God. Kaya ang pagbabago sa ating buhay, ito'y awa ng Diyos. Amen? Amen. Hindi ito ating sariling sikap. No? May kanta ngayon nga. May kanta ngayon na nagiging uso. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Isipan natin, gusto tayong bumait. Pero di natin magawa. Dahil hindi natin yan sariling kilos. Hindi natin yan sariling gawain. Gawain yan ng Diyos. Ang atin lang na dapat gawin is to respond the call of God. So, ilan lang tayo dito ang sumagot, tumanggap sa tawag ng Diyos. Itong nakahilo, si Sister Joy. Ito si Sister, si Luplo? De Leon. Ayan. So, may bago tayo ngayon. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Nasa pagbabago na ating buhay, may bagong nangyari sa ating buhay, ipagpatuloy natin yan. Pagpatuloy natin. At normal lang sa ating buhay na nga nagbago na nga tayo. Minsan may pagsubok. At ang pagsubok na yan, sinubok ka upang linisin ang iyong buhay at kaluluwa. Amen? Amen. Sabi niya kanina, yung kanilang lover's prayer, after the lover's prayer, I love you, pasaway. Diba? Kung meron kang Judas sa iyong buhay, sabihin mo, I love you, Judas. Huh? I love you, pasaway. I love you, Judas. Ganon. Dahil sabi ng humili ni Father Shano, huwag mong laitin ang Judas sa iyong buhay. Dahil ang Judas sa iyong buhay, siya ang ginamit ng Diyos upang linisin ang iyong kaluluwa. Siya ang ginamit ng Diyos upang lalakas at magiging matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya ang ginamit, God allows the trials. At kung sino yung pinadala sa Diyos upang magiging trials mo, kadalasan ang asawa. Asawa natin. Kaya shout out sa lahat ng mga may asawa. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Asawang lasinggero, babaero, sabungero. Diba? Halos nandiyan na. Saan natin yan matatagpuan? Ha? Ang mga katangiang ito, saan natin matatagpuan? Walang iba sa mga Katoliko. Diba? Ngunit ang Diyos, pinili tayo. Pinili ang mga Katoliko dahil alam ng Diyos na ang Katoliko lang meron lahat ng mga masasamang tao. Diba? Kaya, espesyal ang pagpili ng Diyos sa mga Katoliko. Espesyal ang pagpili ng Diyos sa'yo. Espesyal ang pagpili ng Diyos sa'yo. Well, alam natin, Katoliko tayo. No? Ano na tayo? Hinusgahan nila tayo na tayo papuntang impyerno. Kaya ang Diyos, nag-alala. Dahil umabot na ngayon ng almost 50,000 denominations ang nanghuhusga sa Katoliko na ang mga Katoliko pumunta ang impyerno. Kaya nag-aalala ang Diyos. Pinadala ng Diyos Jesus upang iligtas ang mga taong Katolikong sabungiro, lasinggiro, babaero, bungangira. Bungangira, bungangiro, chismosa. Ayan. Pinadala ng Diyos si Jesus. No? At ang pagpadala ng Diyos Jesus, hindi yan matutupad without Judas. Amen. Hindi matupad ang plano ng Diyos without Judas. Hindi matupad ang plano ng Diyos without pasaway. Amen. Kaya ang plano ng Diyos sa iyong buhay, matutupad yan kapag may magpasaway sa iyong buhay. Amen? Amen. Kaya palakpakan natin ang Panginoong Diyos.
The last but not the least. Sa ating buhay, dami tayong pagsubok. No? Ngunit ang pagsubok natin yan, wala sa kalingkingan kay Jesus. Wala sa kalingkingan kay Job. Mga kahayupan ni Job, mga animals ni Job, pinatay lahat. Ari-arian ni Jacob. Nawala lahat. Asawa nawala. Mga anak nawala lahat. Ngayon, may nawala ba sa iyong buhay? Nawala ba si Tiyaga? Narinis Tiyaga sa... Ano mo? Tapos sabihin mo, Lord, ang dami ko problema. Naku, wala yan sa kalingkingan ni Job. Andyan pa si Tiyaga. Andyan pa si Leo. Di ba? Oh, buti na lang. Tumunga. Ito dito. Tumunga. Sumipot. Sumipot si Brother Tiyaga dito. Dahil may purpose ang Diyos sa'yo. Ang pakay ng Diyos sa'yo, dahil alam ng Diyos, ah, itong si Tiyaga, bumabalik na din. Dahan-dahan. Matamlay na ang kanyang ang pag-ibig na Tiyaga sa akin, ang kanyang pananampalaya sa akin, parang ice cream na natutunaw. Natutunaw pa, napaka ginaw na ginaw pa. Diba? Wala na talaga. Parang wala nang pag-asa. Ngunit ang Diyos may plano. May plano ang Diyos, kaya nasimulan ang Batsuan Spiritual Seminar. Kasi the primary target sa ating evangelization is our neighbor. Amen? Amen. Our neighbor. Kaya, ilan ang nadala niya? Si Joy, at sila si Lolo. Ako, yung pusa ko lang nadala ko. Nasaan na yung pusa ko? Yun lang ang nadala ko. Hindi, nag-invite ako sa kanyang asawa. Buti na lang, ano, tumugon si Leo. Kaya may nadala pala akong isa. No? Kaya tumunga siya. Tumunga! Sumipot mga brothers and sisters. Ayan, lumating siya dito. Okay. So yun na. The purpose of this spiritual seminar is to let us know that amidst the pandemic, there is hope. Amen. May pag-asa. Minsan sabihin natin, no? Lalong-lalo na itong si Lily. No? Kulurong pa. Pati yung kanyang mga apo, kulurong din. Buti na lang yung kanyang mukha, hindi kulurong. Kaya po, napakahirap. Nawalan mo yung sarili. No? Buti na lang, mga kapatid. Iniwanan niya si Ama! Di ba mag-ama kayo sa Iglesia ni Cristo? Kapag mag-worship ang Iglesia ni Cristo, Ama! Gumanon daw. Kapag mag-worship sila. Ama. Ama! At yung ministro nila, twin sa sanggitin yung pangalan na Ama. Ama! Iiyak daw ang mga members, iiyak. At yung nubia ng kapatid ni Manalo, kaibigan ko taga Baguio, maganda na, pakaganda niya. Matangkad kasi stewardess siya. Isang stewardess. Girlfriend siya sa kapatid ni Manalo. No? Naging IMC siya. Kaya ayaw niyang ipaalam ang kanyang identity. Dahil hanggang ngayon, nakatanggap pa rin siya ng pasugo. At ang mga pasugong natanggap niya, binibigay din niya sa mga CFD. Doon kinunan ng mga article upang ibato sa mga INC. Ayun. Kaya yung identity niya, silent lang. Napakagandang babae. Iniwanan niya ang Iglesia ni Cristo, pati ang kanyang nobyo. Ano sila? Mayaman. Isipin niyo, stewardess. Yung asawa niya, mayaman din, galing sila sa Amerika. Ngunit iniwanan nila ang kanilang kayamanan alang-alang sa Panginoon. Debuto sila ngayon sa divine mercy. Amen. Kaya palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Kaya sa ating buhay, may mga pagbabago. Lalong-lalo na sa pandemyang ito. Marahil, ano,
lalong umigting ang ating pananampalataya dahil sa pandemya ito. Dahil alam natin na na kayong lahat na nakatanggap ng SAP, kayo itong target na number one babakunahan. Kayo itong number one na mabakunahan. Yung nakatanggap ng SAP. Kaya may purpose ang Diyos, bakit hindi ako nakatanggap ng SAP? Butihin pala! Palakpakan natin ako ng Jesus. Wala ko kayong matakot. Because God has not given us the spirit of fear, but the spirit of peace. Amen. Hindi nagbigay ang Diyos ng espiritu upang matakot ka. Ngunit ang ibinigay ng Diyos sa atin, espiritu ng kapayapaan. Amen? Amen. Kaya huwag tayo maniwala na ganito, ganyan, mag-prepare ka, ganito, ganyan, dahil darating ang araw na ganito, ganyan, magugunaw na, we need this, we need that. Mag-prepare tayo ng mga kahit anong sakramentas. Yes, that is okay. Walang problema, according to Father Shino, walang problema yan. Prepare tayo ng holy water. Prepare tayo ng holy salt. Prepare tayo ng deliverance book. Prepare tayo ng mga sakramentas. At ang pinaka number one na i-prepare natin, hindi lang yan mga sakramentas, kundi ang ating sarili. Aanhin mo niya, meron kang holy oil. Aanhin niya, mga, meron kang holy salt. Tapos yung buhay mo, parang paniki na yung mukha mo. Diba? Para kang si Satanas na tumugpa dito sa lupa. Kaya, mga kapatid, sabi ng Diyos sa atin, renew. Be transformed by the renewing of your mind. Amen. Ang unang baguhin ng Diyos yung ating utak. Dahil ang ating utak dito ang pinagmulan sa lahat. No? Pinagmulan. Ay, ganito gagawin ko bukas, ganito yung gagawin ko sunod na araw. Hindi natin ipaalam sa pinaalam sa Diyos. Na sa lahat ng gagawin natin, ayon kay Sister Shirley kanina, ang Panginoong Diyos hindi na nangailangan ng 24/7. Na luluhod tayo dun sa misa. Na sa buong araw magluhod tayo. All what God needs for us is that to recognize Him all the time. Amen. Amen. Sa lahat ng oras, recognize Him according to Proverbs 3:6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Be not wise unto your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. So salig. Salig ta sa Ginoo. Magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Magtiwala sa Kanyang habag. Magtiwala sa Kanyang awa. Dahil nasa Kanya ang kaligtasan. Amen? Amen. Nasa Kanya ang kaligtasan. May isang istorya. Isang mayamang babae. Masakim. Sakim siya. Madamot. Dahil nasa Kanya na ang lahat ng kayamanan, laging nagpapaganda. Laging umiinom ng ano ba yan? Stem cell, yung mga mamahalin. Nagpa-inject ng stem cell upang bumata. Nagpa-inject ng stem cell upang hahaba ang kanyang buhay, mag-rejuvenate, mag-regenerate yung kanyang mga cells, pabata at bumata. Ang inuna niya, ang kanyang sariling desisyon. Nasa halip na ang kanyang pera ay ibigay sa mga nangangailangan, inuna niya ang kanyang sarili. No? Inuna ang kanyang sarili. Kaya ang nangyari sa kanya, galing siya sa isang medical experts, nagpa-inject siya ng million. Kasi ang stem cells, isang inject yan, merong 2 million, merong 1 million. Yung stem cells sa mga artista, million siya. Mahal din. Million siya ang inject. Tapos, magpapa-inject ka, magdala ka pa ng nurse mo. Sariling nurse mo, at magpapa-inject ka doon sa ibang bansa. Kasi yung mga stem cells na injection, hindi available dito sa Pilipinas. Siguro ngayon available na. Pero nung araw, hindi pa available yung mga stem cells na ganyan. Nagpapa-inject siya upang bumata at haba ang kanyang buhay. Ngunit isang araw, galing siya nagpa-inject, nabangga ang kanyang kutse. Tigok siya.
Oh, tingnan nyo. Nasa halip ng kanyang millions, ibigay sa mga walang kain, ibigay sa mga butot balat na ng mga kabataan. Dahil sa kanyang kasakiman, ilaw na yung sarili. Walang pagbabagong nangyari sa kanyang buhay, lalong-lalo na sa pandemyang ito. Ang nangyari sa pandemyang ito, ginawang business ang COVID. Diba? Ginawang business. Ayon sa balita, ilan lang ang amount galing sa ibang bansa. Pagdating dito, thousands na. No? Corruption. Nandyan pa rin ang corruption. Kaya walang pagbabago. Ngunit, itong ating buhay, kahit napakasama na ng buong mundo, kahit may ginagawa kang kasalanan, ikaw lang ang may alam sa iyong buhay kung anong ginagawa mo. Ikaw lang ang may alam sa iyong buhay mula noon hanggang ngayon na hindi mo pa nakukonfess sa pare yung kasalanan mo. No? At ang napakahirap na kasalanan na mahirap i-confess kapag ikay nakapatay. Kaya hindi ka maaaring makapag-kumpisal sa mga pare lang dito lang. You need to confess to the bishop. Lalong-lalo na kapag nagpa-abort ka. No? Hindi basta-basta na magpa-kumpisal ka dito sa mga kaparian lang dito. You need to confess to the bishop. Dahil hindi basta-basta yung ginawa mo abortion. Pinatay mo sarili mong laman. Pinatay mo sarili mong dugo. Napakabigat na yung kasalanan. Ang pinatay mo, walang kalaban-laban. Walang kamuang-muang. Inosente. Napaka-inosente. Kaya ang mga kasalanan ganyan, obispo lang ang ating ang pwedeng mag-umpisa tayo. So, dito po kami natututo. Nung naging katoliko na po kami, natuto kami sa mga katuruan ng katoliko. Lalo-lalo na yung mga pagbabago sa aming buhay, doktrinal na pagbabago. Na noon, kumakain kami ng simbolong katawan at dugo ni Jesus. Ngayon, hindi na simbolo ang kinakain namin. Totoong katawan at dugo ni Jesus na. Dito mismo sa simbahang katoliko. Amen. Amen. At noon, pwede lang kami ikasal doon sa mga beach resort. Pwede kami ikasal doon sa mga banana plantation. Pwede kami ikasal doon sa pineapple plantation. Kahit saan. Pwede kami ikasal. Kasalingan. Yun, banana plantation yun. Pwede. Ngunit natuto ako ngayon na dito pala sa simbahang katoliko, tinuturuan tayo upang mapaigting ang ating pagsasama, upang mapaigting ang ating unity with the husband. Dahil makukonsensya tayo, nagpapakasal tayo, hindi lang sa harapan ng mga tao, sa harapan din ng Diyos. Kaya tama yung ante, covenant. Kanyang promise sa kanyang husband with the Lord na she must be a hero, martyr. Hindi siya nagpaka-martyr sa kanyang asawa, kundi sa kanyang promise para sa Panginoong Diyos. Kaya pagpakan natin ang mga asawang martyr sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa martyr sa kanilang asawa. Di ba? At sa buhay natin, mga kapatid, maaaring maranasan natin ang pagbabago na hindi natin alam kung paano gawin. Amen? Amen. It is a process. It is a continued process. Dahil meron pa tayong hininga. No? Alam ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Hebreos 8:12, sabi niya, patatawarin ko ang kanilang kasalanan. Kalimutan ko, no, ang kanilang kasalanan. Patatawarin ko ang kanilang kasalanan at kalilimutan ko ang kanilang kasamaan. Kahit kung gaano man kalaki, gaano man kabigat ang inyong mga kasalanan ginawa, kung gaano man kabigat, kung gaano man ako kasama noon, no, kamalita noon, alam kong pinatawad na ako ng ating Panginoon Jesus. Amen? Amen. Alam kong makamove on ako. Alam tayong nakamove on na tayo. Alam tayong nagsimula na tayong tumahak sa landas patungo sa pagbabago. Ang hindi lang nakamove on yung mga tsismusa natin kapitbahay. Misla nakamove on. Kaya mga kapatid, alalahanin natin na sa ating buhay, ang mga pagsubok natin sa ating buhay, natural lang na umiyak tayo. Na kung tayo nasasaktan, natural lang na umiyak tayo.
Isipin niyo, si Jesus, nung siya ay nagtiis na sa kahirapan, doon sa cross, umiyak siya. Umiyak siya. Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Umiyak si Jesus, ating Panginoong Jesus. Tayo pa kaya, mga tao na, tayo pa kaya, mga makasalanan tao. Umiyak si Jesus. At doon sa kanyang pag-iyak na Jesus, nararamdaman niya ang sakit. Alam niyo ba hindi ka nakalimutan? Alam mo ba hindi ka nakalimutan ni Jesus? Nasa harapan niya ang kanyang inang. Nasa harapan niya si Juan. Hindi tayo nakalimutan ni Jesus. Kahit nagtitiis siya sa kahirapan. Sabi ni Jesus, Woman, behold thy son. Son, behold your mother. Hindi tayo nakalimutan ng ating Panginoong Jesus. Dahil alam ng ating Panginoong Jesus na may tamang panahon upang tayo'y magbago. Alam ng ating Diyos na siya ang may alam kung kailan tayo magbago, kung kailan magbago ang ating asawa, kung kailan magbago ang ating anak, yung mga anak natin, mga adik, alam ng Diyos kung kailan magbago. Kaya, dito na ipinadama ni Jesus upang ating maintindihan ang kanyang pag-ibig sa ating buhay. Sadya niyang sinabi kay Juan, Behold your mother. Sabi ni Jesus, binigay niya kay Juan ang kanyang ina. Dahil alam ni Jesus, walang mag-alaga sa kanyang ina. Wala siyang kapatid. Kaya itong si Juan, na pinakamalapit sa kanyang puso, doon niya iniwan ang kanyang ina. Dahil alam ni Jesus, nakalagaan ni Juan. Kaya mula noon, dinala ni Juan si Maria sa kanyang bahay. Alam niyo ba, na sa loob ng 12 disciples, halos lahat ng mga disciples, martir. Pinatay sila, naghirap na dusa. Si Pedro, pinatay, no? Pinako sa cross ng balik, pinabaliktad. Yung ibang mga disciples, pinatay din. Pinugutan ng lihim. Yung iba, ng araw. Tinorture sila. Binabalatan yung iba, tinorture sila. Pero alam niyo, si Juan, hindi siya nakaranas ng torture. Hindi si Juan nakaranas ng kahirapan. Bakit? Bakit si Juan hindi nakaranas ng kahirapan? Dahil binigyan ni Jesus ng pabor si Juan. Dahil nakita ni Jesus kung gaano ni Juan kamahal ang kanyang ina. Amen? Amen. Kaya sa ating buhay, bibigyan tayo ni Jesus ng pabor kung mamahalin natin ang kanyang ina. Amen? Amen. Kaya dito ko po na-realize, tayo mga Katoliko, bibigyan tayo ng Diyos ng pabor dahil tayo lang itong nagmahal sa ina ni Jesus. Mother Mary.